Kaya pala guys, natanggal na. Na sumasagot guys. Tayo tayo dito. 900 pesos na scam ako. Kaya ayoko dito mag-drive sa Commonwealth guys eh, kasi lawak ng ano, kalsada. Lawak par. Masang bibilis pa ng sasakyan guys. So pangalawang punta na natin to dito sa Commonwealth. Kaya pala guys, natanggal na. Ngayon ko yan, di naayos pagkabit. Or na isa, wala na isa. Wala nang isa no. Natanggal. Kaya pala din na tayo mga preno guys sa unahan. Bangin na guys, natanggal na pala. Magkano isa niyan sir? 200 na sir. Ha? 200 kasama libor. 200 kasama na yung libor. 1 hour later. Ayun, nagawa na yun natin yung break. So kanina guys, natanggal yun eh. So okay na para. So let's ride na ulit. Rough road na to dito eh. Pero may daanan dyan sir, pa ganyan. Pa kanan. Wala nga. Wala sir. Si ilog na yung dolo eh. Papalik ka rin dito sir. Dito. Ba't ganito? Tinuro kasi sa map, ganito eh. Iya, tanong mo kung anong lugar yan. At dyan ko na nga nakausap ang customer para magkita kami at tinawagan ko na sir, siya guys. Sir, saan kayo banda dito sir? Sa may rap road ba sir? O, andito ako eh. Nagintay ako sa dito eh. O, sige sir. Titignan ko sir kasi akala ko sir walang daanan dito sir. Dito ako sa may rap road sir eh. O, diretsahin mo lang yan. Andito ako eh. Sa gitna. Ang init sobra. Sige sir, teka lang. Kita mo ako? Rap road pala to dito sir. Ganda dito ah. Puro sira-sira yung kalsada. Opo sir, may hawak na cellphone sir. Nakita na kita yung ano ko, yung ulo ng motor ko puti. Opo. Ay, ayan sir, yung nakatawil sir. Ikaw pala yan sir. Rap road pala to dito sir. Siya nga yung lalaki guys nga nag-scam sa atin. So ay, di nga lang masyadong makita yung mukha. Rap road eh. Oo nga sir, ang init eh. 6 months later. Pang ina guys, kinakabahan ako dito sa sim na to. Ayaw na sumagot ng ano. So abono kasi to guys, 900. Di na sumasagot yung ano. Na sumasagot guys. Tayo tayo dito. Ang pangit ng buho ko na buta. So ayun guys, kakarating lang natin sa galing paglalamob. So ayun guys, may kwento ako sa inyo ngayon. Pambirang araw to, umalas nga naman no. Pero wala tayong magagawa guys kasi nangyari sa atin. So yun talaga yung story natin sa araw na to. So, ayun guys, na ano ako, 900 pesos na scam ako sa customer. So, karuhatan to, ano, ayun ko kung anong, ano yun, anong lugar yun. Basta part siya ng Valenzuela sa karuhatan, area ng karuhatan. So, papunta siya ng Socorro sa May Cubao. So, doon ko hinatid guys. So, dalawa siya na abuno. So, nag-aabuno kasi ako guys kasi ang baba ng fare ng lalamove. Ayun. Na-scam tayo par. So, pangalawa natin, legit naman. So, ang pinakamalaki pang 900 ata. So, first time ko mag ano, ng abono ng 900. So, kaya pinatos ko na kasi kasabayan lang naman silang dalawa. So, ayun guys. Yung pa yung inuna ko, yung pa yung scam. Tapos per kilometers bago ko makarating doon, so malayo-layo konti. So kinuha ko na lang siya kasi na-swipe ko yung isang Socorro guys eh. So ayun, na-scam tayo. So makikita nyo naman sa video sa panguna. So kaya pala ayaw nyo mapapicture guys. So dapat naging aware na ako doon sa lalaking yon. Pero wala naman tayo gagawa guys. So ang masasabi ko lang sa ano, kung mapanood nyo naman to, gumakita niya man to guys kasi di masyadong kita yung mukha niya. So sabi ng kuya ko, puntahan daw namin. So kung di naman makuha namin, kung di naman namin siya makita,
kung di naman kilala siya dun sa lugar na yon, masasabi ko lang sa kanya, sana magamit niya yung pera ng maayos, hindi sa sugal. And then sana pambili niya ng makakain sa pamilya niya or sa kanya. So yun lang guys, sana di yung pera na yon hindi niya maano sa ano masama, alibaw sa bisyo ganun. So sana sa pagkain. And then sigad na bahala sa kanya guys, kasi syempre di naman tayo galit eh, di naman tayo, kasi nangyari na sa atin yan eh, history na talaga natin yan eh. Di naman tayo galit, pero ang ano lang kasi syempre pinagpagura natin yung pare. Pinagpagura natin yan eh. And then syempre kailangan sa susunod guys magiging aware na ako sa pag-aabuno. So di na tayo kukuha ng malaki mga to, siguro mga 500 na lang. So ayun guys, ano to sa akin eh. First time nangyari sa akin to eh. Parang ano, parang yung isang biyahe ko nakuha ng customer natin. Pero okay lang yun kasi siyempre sigad na bahala sa kanya guys. Sigad naman talaga yung ano natin, pati yung buhay natin sigad naman bahala natin. Kaya yung history natin ngayon sigad na bahala. And then tsaka kay kuya nga nang scam sa akin, si God na rin bahala sa iyo par. And then ingat kayo palagi, and sa nag-scam sa akin, ingat palagi, and God bless. And sa nanonood na itong video na to, maraming salamat, and God bless inyo guys, and peace.